What's up mga ka-angler? Welcome back once again sa aking YouTube channel. On the way ako ngayon sa aking fishing spot dito sa may 4 Point San Fernando, La Union. And for today's vlog, pag-uusapan natin is all about leader lines. Kasi marami pa rin nagtatanong sa akin kung kailangan ba talagang mag-leader line. And today, gagamit din tayo ng ultralight setup. So guys, dyan lang kayo, huwag kayong alis. Let's go! So, ayun mga ka-angler, naka-setup na ako gamit yung aking ultralight setup. At bago natin pag-usapan yung topic natin ngayon, papakita ko lang sa inyo yung gamit natin ngayon. So ang gamit ko is 7'8" na ultralight rod. Yung line rating niya is max 6 pounds. Tapos yung lure casting weight niya is max 6 grams. Then nakapares sa kanya is 1000 series na reel. Spooled with 6 pounds braid. And yung leader line natin is 8 pounds na fluorocarbon. And then yung lure natin is 5 grams na jerkbait minnows. Bari locally made to, gawa ni Justin Melves. Ayan, mega shoutout sa Anglers di Norte. Alright. So kung gusto nyong bumili nito, ma-avail nyo sa kanya. So siya yung nag-paint at naglagay ng mga ganyan, yung ito to, wings at saka upgraded hook na rin siya. So yung connection ko from main line to leader line is double uni nut. Tapos yung connection ko from leader line to snap is improved clinch nut. So yan po yung setup natin ngayon. Ultralight setup. At eto na nga, excited na me mag-fishing gamit ang ultralight setup. Kasi matagal-tagal na rin tayo hindi nakapag-fishing using syempre ultralight setup. So maghagis tayo dito. Umpisa natin sa gilid-gilid. So dito sa spot na to, I don't expect na makakauli tayo ng mga big size unlike before. So dito talaga makaka-strike naman, maliliit. Ganyan. Pero minsan may padaan-daan din na malaki dito eh. Lalo na noon pa. So marami kasing kalaban dito, yung mga magninet sa umaga, nag-spear fishing. At saka balita ko, guys, narinig ko lang to ah. I'm not sure kung totoo, sinasayanide din. Kaya pala nag-iba yung mga structures sa ilalim, parang namamatay yung mga corals. Unlike before na maganda, maganda yung mga corals dito. Lalo na doon bandaw. Pero ngayon, wala na. Deads na. Pero no, nakakauli ako dito ng mga good size barracuda. May mangrove snapper pa akong nahuli dyan sa kabila. Malaking mangrove snapper. 1.2 kilos. May mga trivali din na mga ganito kalaki. Pero ever since, wala na akong nahuli. Panay ano lang, lapu-lapu na maliliit. Mga ras ganyan. Mga 3 fingers lang. Pero kung maganda yung timing mo rin dito, lalo na pag katatapos ng malalakas na alon, ganun. Or medyo may alon-alon siya. Ayun, may mga isdang padaan-daan dito. Iba-ibang klase yung isda dito, guys. Eh. At ayun lang, habang nagka-cast tayo, pag-usapan natin yung topic natin ngayon. About leader line. So, bago yan, discuss muna natin kung ano ba nga ba yung purpose ng leader line. Bakit nga ba kasi kayo nagli-leader line, di ba? So may mga raming purpose yan, pero i-discuss lang natin yung main na alam ko. So unang-una is abrasion resistance siya. So meaning, pag gumasgas siya sa mga matutulis na bagay, gaya ng bato, kahoy ganyan, hindi siya madaling maputol. Unlike pag braid yung gamit mo, oo, braid is matibay ito. Pero pag gumasgas to sa bato, putol ka agad yan. So kailangan mo mag-leader line. So yun po yung isa sa pinaka main purpose ng pag-leader line. Hindi siya madaling maputol. Okay, kahit gumasgas siya. Pangalawa is invisible. Alright? Invisible siya. Hindi, syempre, hindi siya makikita ng isda. Pero syempre, kailangan mong gumamit ng ano, yung clear. Alright? Huwag yung gumamit ng leader line na ano, yung may kulay, yung may matingkad na kulay. Kasi madidefeat na yung purpose ng pag-leader line mo. Oh, sabi ni Ridge Fishing TV, invisible daw ang leader line. Pero pag ginamit mo naman makulay na leader line, wala. Ma-determine din ng fish. So, syempre clear yung gamitin nyo. At pangatlo is, ano siya, nakakatulong siya sa panglaban ng fish. Alright? So, what I mean by that is, it will keep the fish hook sa kanyang bunganga. Kasi may rubber effect yan eh. Yung leader line, is ano siya, anong tawag dito?
stretchable na i-stretch. So depende sa leader line na gamit mo. Meron yung ibang leader line na gaya ng monoline, mas stretchable siya. Meron naman yung fluorocarbon na hindi siya ganong stretchable, which is yun yung gamit ko ngayon. So ano ngayon, pag pumapalag yung isda, ganyan, nakakatulong yung rubber effect niya na i-keep yung hook doon sa mouth ng fish. Lalo na pag binigyan mo ng slack line. Unlike pag braid line na diretso, pag binigyan mo ng slack, pag pumalag yung fish yan, possibility is ma-unhook yung fish. So yun po yung main purpose ng pagli-leader line. Comment down below kung may ibang purpose pa guys na alam nyo. So yun yung mga purpose ng leader line natin. So ayan, sagutin natin yung tanong na kailan ba talagang mag-leader line. So yun yung karaniyon na tinatanong sa akin eh. Reg, kailan ba talagang mag-leader line? Tamad ako magtali. Ayan. Ang kasagutan, yes, most of the time, kailan mo talagang mag-leader line, lalo na sa saltwater fishing. Pero may exception. Okay, sa freshwater fishing, pag ako ay nagdadalag fishing at saka nag-large mouth bass fishing. Okay, sa dalag fishing kasi, mostly nahuli yan sa mga kangkungan, sa mga heavy cover, grass, ganyan. Andun sila sa ilalim, di ba? So kailangan mo yung tibay ng braid line, yung zero stretch. Zero stretch kasi ang braid line. Alright, hindi siya hindi kagaya ng leader line na may rubber effect. So kailangan mo yun, yung tibay nun, yung strength, para pag na-hook mo yung isda, agad-agad hook set mo tapos reel in mo kaagad. Hindi mo siya kailangan bibigyan. Hindi kagaya sa saltwater fishing, pag naghuli ka ng mga kaya ng talakito, pag nakahook ka ng talakito, kung nalalabanan mo, bigyan mo lang siya. Hindi ganun sa dalag fishing. Pag hook mo ganyan, diretso na agad, reel in ka agad, i-overpower mo yung fish. So, yun po yung isang exception. Pag, lalong-lalo, pag gumagamit ng top water lure, guys, top water lure, gaya ng frog lure, mga ganun. Alright, which is yun naman talagang mostly kong ginagamit sa dalag fishing, mga top water lures, frog lures. And then next is yung sa may bass fishing. Meron kasing technique sa bass fishing na yun ang punching the mat or flip in pitch. So lalong-lalo sa summer, makapal yung covers, yung mga grass kasi nabubuhay yan eh. Mga halaman. So yung mga bass andun lang sa ilalim, parang dalag din andun sa ilalim ng heavy cover na yun. So may tinatawag kami na punching the mat, which is ginagamitan mo ng mabigat-bigat na sinker para lumubog doon sa may mat, doon sa heavy cover, tsaka may lure na gamit, soft lure. Tapos gumagamit kami ng makakapal na line, like 40 pounds braid, 50 pounds braid, depende sa ano, kapal ng ano, cover. So ayun, kailangan mo din yung strength ng ano, yung zero stretch doon, kasi pagkagat ng bass, iaangat mo siya kagad. Okay, hindi mo siya pagbibigyan para maiangat mo siya sa heavy cover. So yun po yung exception. Ewan ko sa iba kung may fishing type silang ginagawa na hindi na nila kailangan mag-leader line. So comment down below para malaman ng ating mga ka-anglers. So yun po. Yes na yes. Most of the time, kailangan mo mag-leader line. Lalo-lalo nang gumagamit ka ng jerkbait, metal jig, soft lures, kasi pinapailalim mo yan. Diba? Lalo na sa saltwater fishing, kailangan mo na mag-leader line. Ah, oh, yan, maraming isda eh. Sari-saring isda dito, makukulay. Pero wala yung mga aggressive na fish ah. Way. So last cast tayo dito, tapos punta tayo dun sa kabila. Kung saan ko nahuli yung aking mangrove snapper at saka malaking lapu-lapu. Tip for today's vlog, pag kayo ay napunta sa isang spot or unang hagis nyo pa lang, or lalong-lalo na kung bago yung spot sa inyo, gumamit kayo ng mga mabibilis na lures, yung mabilis sa laruin, gaya ng jerkbait ito. So fast lure to, mabilis mong laruin para mahanap nyo yung strike zone or malaman nyo kung gaano ka-active yung mga isda. So kung mga active ng mga isda, kumakagat sa mga fast lures, din yun lang gamitin nyo. Pero pag hindi siya kumakagat sa mga fast lures, then you can switch to finesse style of fishing or gumamit kayo ng mga slow type of lures gaya ng soft lure. So yun po. Minsan kasi hindi kumakagat yung mga fish pag mabibilis yung lure mo eh. Gusto nila yung slow type ng lure lang. So the best yan is soft lure. So ayun na, ituloy natin yung topic natin.
So ano nga bang haba ng leader line ang dapat gamitin? So ako, binabase ko yung haba ng line sa haba ng rod ko. Pag gumagamit ako ng mga 10 feet or 9 foot 6 na rod, ang ginagamit ko na haba ng leader line is about 4 feet to 3 feet. Pag maiksi naman yung ano, rod ko, gumagamit ako ng 2 feet, mga ganyan. So kagaya ngayon, ano to, 2 feet and a half. Tapos 7.78 yung haba ng rod ko. So ang ano kasi nyan, ang kagandahan kasi pag mas mahaba yung leader line mo, pag gumasgas, di ba, puputulin mo. So meron ka pang ample or enough na haba ng leader line na gamitin, di ba? Kaya mas maganda pa rin pag gumamit ka ng mas mahaba na leader line. Okay, para hindi ka na-retay ng retay. For example, dito. Gumasgas dito. Di ba? Putulin mo dito. Di may mahaba ka pang gagamitin, di ba? Kaysa gumamit ka ng napaka-iksi. Alright? Yung worries ng iba kasi, pag mahaba na yung leader line nila, ito, yung connection. Ito. Yung nut, okay? Siyempre, ipapasok daw nila dito. Okay, pag kinakas nila, tumatama dun sa mga ring guide. Okay, tumatama dun, nakaka-impid ng casting. Alright, so nakakasira din daw ng ring guides. So, pag worried kayo ng ganun, ilabas niyo yung nut na yun, saka nyo i-cast. Nakalabas, ganyan. Alright. At saka gumamit kayo ng fishing nut na ano, yung manipis, gaya ng FG nut. Ayan, mga ganyan, kung yun ang worries nyo. Alright, so next is yun lang, anong kulay ng leader line? Siyempre, colorless, yung clear ang kunin nyo. Sabi ko nga kanina, huwag dapat yung makulay para hindi ma-defeat yung purpose ng isa sa purpose ng pag-leader line nyo. Na yun na nga, para invisible siya. And ano pa? Ayun, yung ano, kung anong type ng leader line. So marami kasing type ng leader line. Meron yung fluorocarbon, monoline, shock leader, mga ganyan. Meron din yung combination, yung hybrid. Yung hybrid, ibig sabihin yung mono at saka fluorocarbon yun. Monoline siya na coated ng fluorocarbon. So ang ginagamit ko is fluorocarbon. 100% na fluorocarbon at saka shock leader. Pag nagbe-bait in weight ako, gumagamit ako ng monoline. Kasi mura yung monoline kaysa sa ano, fluorocarbon o kaya shock leader. Kung ano man yung ginagamit nyo na type of leader line, just comment down below para magkaroon ng idea yung ating mga ka-anglers, lalong-lalo na yung mga bagong anglers. So ayun, walang strike sa jerkbait, so it's time to use finesse type of fishing. Mag ano tayo? Soft floor. Bago natin i-discuss yung last but not the least, yung size ng leader line. Anong size bang dapat gamitin? Ito, importante to guys. Tsaka meron akong gustong i-point out sa sizes ng leader line. Pero bago yan, magpalit muna tayo ng soft floor. Ito, gustong-gusto kong gamitin to. Curly tail ang tawag dyan, or grub. Yan yung sea tail. Tapos, ito, paddle tail. Ganyan. Ito. Nakita yun, tail niya, paddle tail. Ayan. So, ito yung mga mostly na ginagamit ko na soft floor pang saltwater fishing. Ito. Pag gamit ko yun nyo is sea tail, or ito nga curly tail worm, nakataas. Tapos yung hook nyo, ganyan. Para mas maganda yung action niya. Kaysa yung nakaganon. Mas ma-action pag nakaganon. Alright. Tapos yung pag-chose ng size ng jig head. So dapat pag nirig nyo, dito siya sa kalahati or 3/4 ng ano, ng body ng inyong lure. Alright, wag dito. Masyadong malapit, mga short bite kayo. Kaya at least half o kaya 3/4 ng body. Mas maganda para iwas short bite. So ayun na, i-rig na natin. So madali lang naman mag-rig, ipapasok mo lang ganyan. Saka ipalabas mo doon sa kung saan siya dapat lumabas, doon sa gitna, yun o. Kasi nasukat na natin. Ayan guys, ganyan lang. Tira na. Manghuli na tayo ng lapu-lapu dyan na malilit. Sa mga ras. So, eto nga lang. Expect na sabit-sabit na naman. Pero yung chances natin na makahuli mas mataas. So try natin may ras dito kanina yung na nakita ko. Tingnan nyo to ah.
O yung sabi kasi, fish on. First drop, oh. Ayun, oh, first drop lang ating sopro kumagat. Lapo-lapo. Meron talaga dun, oh, structures kasi. So, andyan lang sila sa mga structures nakatago. Ayun, oh, V-tail grouper. So, itong mga type of grouper na huli dito. Ayun, oh, ganda. Ganda ng kulay, oh. Maliit nga lang, two fingers. Pero grabe, enjoy yun. I encourage pa ulit-ulit yung mga anglers, i-release yung maliliit. Hindi nyo rin naman makakain yan, di ba? Ang liit na, mahirap linisin. Kayo talaga. Yun, buhay na buhay. So, tingnan natin kung may kasama pa siya. Lumabas sa butas nung inano ko yung jerkbait. Ayun, huli ka. Fish on! Third drop. So, ganito yung mga mahuhuli dito. Nasunod-sunod pag ginamitan mo ng soap bait. Another grouper. Ayan. This time, ano naman siya? Anong tawag dito? Honeycomb grouper. So, dati malalaki yung nahuhuli ko na ganito dito. Ewan ko ba't naging ganito na. Ayan. So, release ulit natin. Kasi maliit nga. Wala tayong mauulam dito. So, dito naman tayo sa side na to. So, ayun na nga. Ano bang size ang magandang gamitin? So, napaka-importante po yung size at nakabase ito sa mga type ng isdang huhulihin mo, sa size niya ng mga isda nandun sa spot, at saka sa fishing condition. Ang ibig kong sabihin sa fishing condition is kung mabato ba yung spot mo. So, maraming structures, which is, syempre, kung maraming structures, tapos malalaki pa yung isda, kailangan mo ng mas makakapal na leader line. And, ito ang pinaka-importante, nakabase din ito sa setup mo. Hindi po ibig sabihin dahil malalaki yung isda, tapos maraming structures is, gagamit ka na ng napakakapal na leader line. Hindi po ganun. Kasi nga, magdidepende rin yan sa setup mo at saka sa, syempre, laki ng lure mo. So, ito kasi yung rule dyan. Pag mas manipis yung leader line na gamis mo, or line, mas maganda ang langoy ng lure mo. Bigyan ko kayo ng extra example. Pag ultralight yung gamit ko, max na leader line na size na ginagamit ko is yun nga, 8 pounds. Pag light yung ginagamit ko, ang max na leader line na ginagamit ko is 10 pounds to 12 pounds. Pag medium light yung gamit ko, ang max na leader line na ginagamit ko dyan is 20 pounds. So yun po. Ito yung gusto kong i-point out, okay, sa mga ultralight fishing. Okay. Pag ang gamit mo is ultralight rod or ultralight setup, okay, huwag kang gumamit ng napakakapal na line. So, meron mga ultralight anglers na gumagamit ng 30 pounds shore casting gamit ang ultralight setup. So, 30 pounds line, grabe, napakakapal na yun para sa ultralight, di ba? Ako, ang ginagamit ko lang is 8 pounds yung pinaka-max ko. Most of the time, 6 pounds yung gamit ko. Pero pag may structures, gamit ako ng 8 pounds. Bakit ganun? Okay, to give justice sa pag-ultralight naman. Kaya ka nga nag-ultralight, di ba? So, gumamit ka ng nararapat na setup for ultralight. Okay? Including yung mga lines mo, di ba? So, yun po. So, some use ultralight rod sa specific type of fishing. Gaya ng pag-offshore fishing, yung nag-vertical jigging sila. So, pinaparisa nila yun ng malalaking series ng reel, gaya ng 6,000, 7,000, okay? Kasi nga doon sa specific type of fishing na ginagawa nila. Kasi nga naman, pag nag-offshore fishing ka, pumunta ka sa 200 meters, di ba? Tapos yung gamit mo na reel is 1,000 series, ang karga lang niya is 200 meters. E di ba, pag drop pa lang ng lure mo, ubos na. Di ba, paano kung na-strikean ka ng isda, di ba? Di, wala kang line na panglaban. So, gumagamit sila lang matatas na series ng reel. Pero gayon pa man, it's not advisable talaga. Kasi yung drag ng matatas na series na reel is masyadong overpower na yung capacity ng rod mo. Oo, sabihin mong matibay yung rod mo. Okay, kayang-kaya na. Pero katagalan, magbre-break din yan kasi na-strain siya lagi. Di ba? Kasi nga, matas yung drag ng reel mo. At saka ginagamitan pa nila lang matataas na line gaya ng 30 pounds na braid, 20 pounds na braid, di ba? Which is hindi na ultralight.
Oh, ultralight yung rod mo, pero yung line na gamit mo, tsaka yung reel, hindi na ultralight. So don't get me wrong guys, be open sa ganitong type ng discussion. Ultralight tayo, so dapat use ultralight gears from reel to lines, leader lines, okay? Well, if that's your game, wala namang problema dun, walang masama dun. What I'm trying to say is use the proper size of lines. Alright, huwag nyo masyadong i-overpower yung setup nyo. Kung ano lang dapat yung nararapat. So siguro sa mga ibang ultralight anglers dyan, hindi sila mag-agree sa akin. Pero alam ko yung mga ultralight anglers talaga, tunay na ultralight anglers, they will agree with me. Yun po yung isang gusto kong i-point out sa size. Kinabukasan, pupunta ko ulit yung isang spot. Pero at least na-discuss na natin yung dapat natin i-discuss sa fishing na to ngayong umaga. And I hope may natutunan na naman kayo mga ka-angler. Kung may kulang man, may gusto pa kayong itanong, or may hindi pa ako nasabi na alam nyo, pwedeng-pwede nyo i-comment guys sa my comment section. Alright? Pero bakit? Tingnan nga natin dito kung babalikan niya yung strike natin dito kanina. Oh, ito, strike to, strike. Ay, sayang. Strike yun. Nung pinapalubog ko yung lure ko, ayun, ang bilis ng ano ng line. Yun, ito na, nakuha na. Ang bilis ng hila ng line. Ito, may strike yun. Ito siguro. So, grabe talagang ganito na yung mga nahuhuli dito. Ayun, putol pa yung ano natin. Grabe, oh. Sino kayong tumira nito? Siguro, ano, trigger fish o kaya butete. Tapos kinagat nito, maliit na grouper. So talagang ganito na yung mga nahuli dito, maliliit. Timingan na lang talaga kung maganda yung panahon. So wow, maganda to, mayroon siyang yellow dito. So yan yung ating latest catch, honeycomb grouper ulit. Alright, nakadalawa na tayong honeycomb grouper. Isang V-tail grouper at saka dalawang honeycomb grouper. So siguro mga 3 fingers na lapo-lapo yun. Tingnan natin kung babalikan niya. Dito. Ayun, fish on. Nakuha na natin. Maliit din pala. V-tail grouper. Mas matapang talaga ang V-tail. Ah. Ayan o. Oh. Talagang sinungal-ngal niya. Oh. Tingnan nyo naman. Oh. Gutom na gutom. Guys. Si V-tail grouper. Ayos ah. So talagang ultralight fishing ah. Malilit din na isda yan. Pang apat na natin, dalawang V-tail at saka dalawang honeycomb. Ganda talaga ng isda. So release natin syempre. Ayun, fish on. Wow, yun na. Sayang to. Uy, meron pa. Lumabas. Lumabas. Binitawan niya. Ay, hindi, meron siya. Mali. Parang ang laki. Ang tapang ng mga ano dito, V-tail grouper. Grabe, one fingers, two fingers lang yung nahuli natin. Pero grabe, ang saya. Ang saya pa rin. Ayun, oh. Nice, nice one. Oops. Ayun, naka-release na. Buti, tumama dun sa halaman. Sige. Okay, lapo-lapo sa ilalim. Ito na. Lapo-lapo. Uy, at least ibang kulay naman. Nahuli natin. Ito yung pinakamaliit. Ito yung pinakamaliit na nahuli natin. Ayan o. Grabe. Uy, maganda yung kulay nito. Ano kaya ito? So, ayan. Yung latest catch natin. Pang walo na natin. So, release ulit natin. Maliit. Enjoy pa rin huliin. Enjoy. Lalo na pag umi-strike sila. Hinahabol niya ah. Marami akong strike dito ah. Banda. Ay, ito naman. Ito na! Fish on! Fish on ah! Lapo-lapo. Uy, honeycomb naman ngayon. Honeycomb grouper naman ngayon. Ayun oh. Alright. So, sunod-sunod yung huli natin dito ah. Kung hindi tayo sinabit ng isa, nakatatlo na tayo. Oops! Relax! Ayun, na-release na.
Tishon. Nakuha natin. Ayun, may mistake naman. Tishon. Tishon. Eto na. Wala, bigat to ah. Ayun. Ayun. Ito.